Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan. Nandito naman tayo sa George Sir Vlogs. Pero bago po ang lahat, palakpakan muna natin ang ating mga sarili, okay? All right. Ayan, napakasaya, mga kababayan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa pahayag ni Defense Secretary Gibo Chudoro tungkol po sa mga Chinese vessel dyan sa West Philippine Sea. Taob ang bangka ng mga maka-China dyan na politiko, mga katrupa pips dyan. Ito ang kailangan natin na Defense Secretary, si Secretary Gibo. Siya po ay isang matapang na Defense Secretary. Talagang ipinaglalaban niya ang ating karapatan, ang ating teritorya dyan sa West Philippine Sea. Alam niyo ba na yung ibang politiko dyan, katulad nila Senator Robin Hood, yan, Senator Bato, at una sa lahat, alam natin na si ex-President Digong Duterte ay gusto nang ipamigay yung West Philippine Sea dahil ang sabi niya, mga katropa peeps, tubig lang naman daw yon. At sa Davao, maraming tubig. Pwede niyang kunin lahat yung tubig at ipamigay niya sa taong bayan. Salita ba ng matinong politiko yan na nagmamahal sa bayan? Kung isipin natin sa mga pahayag ni ex-President Duterte, talagang halatang halata sa kanyang mga sinasabi na siya ay kontra sa mga Amerikano pero hindi niya kayang utusan o baliin ang mga desisyon ng administrasyon ni PBBM. Malapit ang kanyang loob sa mga Chinese. Ipamigay mo yung West Philippine Sea, paano na yung mga taga Zambales, Pangasinan, na mangingisda, saan sila kukuha ng kanilang ikabubuhay? Diba mga katropa peeps, dapat yun ang isipin niya. Hindi naman pwedeng pumunta yung taga Pangasinan, yung taga Zambales, doon sa Davao para mangisda, masyadong malayo. Dapat kung minsan mag-isip-isip naman yung mga politiko na ganyan. Dapat isipin nila yung ikaganda naman ng buhay ng mga kababayan natin. Ay puro maka-China. Ngayon, ano nangyari sa bangka nila, mga kababayan? Tumaob. Dahil sa mga opisyalis ng gobyerno na kagaya ni President BBM, yan, gustong-gusto ko yan. Defense Secretary Gibo Chudoro, Senate President Miguel Zubiri, yan ang mga dapat na politiko sa ating bansa. May paninindigan, mga kababayan. Ngayon, lalo silang magngingit-ngit sa mga opisyalis na ito, yung mga opisyalis dyan na against sa mga Amerikano. Mga katropa peeps, panoorin natin at pakinggan yung mga sinabi ni Secretary Gibo regarding sa West Philippine Sea na yung mga Chinese ang squatter at kailangan nilang kumuha ng visa para pumasok dito sa Pilipinas. Pakinggan natin itong video ito, mga katropa peeps. Ayoko naman matawa dahil bastos naman. Pero itanong mo sa kanila kung ano ibig nilang sabihin. Kasabihin nila siguro indisputable sovereignty ng South China Sea. Ilan na naniniwala ito? Ang illegal occupation ay kanila. Pag kinoccupy ng Pilipinas ang Hainan Island, yung illegal occupation yun.
Pero yung nandito sila within our 200-mile exclusive economic zone, sila ang squatter and illegal occupants sila dito. No? Pwede naman sila mag-apply ng visa, bibigyan sila ng BID. Ayaw ko kung bakit tayo. Yan ang gusto ko kay Secretary Gibo. Talagang pinatuob niya yung mga bangka ng mga against at kontra ng sa mga Amerikano. Yan dapat ang magiging opisyalis ng gobyerno, matatapang, may paninindigan. Pinataob niya yung pride ng mga sumusuporta sa mga umaangkin ng West Philippine Sea, mga kababayan. Sabi dito sa balita, mga kababayan, China is quarter. Tinawag ko ni Secretary Gibo yung mga China, mga Chinese dyan sa West Philippine Sea na is quarter. Paano po? Pakalat-kalat sila dyan sa sarili nating teritoryo sa West Philippine Sea. Kaya yan, natawag sila tuloy na squatter. Talagang matindi ang pagpalag ng ating defense secretary. Ang galing ano, talagang nakakataas ng pride. Ganyan dapat ang mga opisyalis ng gobyerno. Talagang ipagtatanggol nila ang karapatan ng bansang Pilipinas. Lalo na po, nandyan yung Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines. Sila ang nangangalaga, ang seguridad ng ating teritorya para hindi masakop kung sino man na gustong sumakop sa bansang Pilipinas. Kaya proud to be a Pilipino, lalo na po ang namumuno ay may paninindigan na wala siyang ipamimigay sa kahit kaninuman, kahit na isang square inch lang sa teritoryo ng Pilipinas. Kaya salamat po na kayo ang naging presidente ng Pilipinas. So yan lang po mga katrupa peeps. Again, George R. Vlogs, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para ma-notify kayo kung mayroon tayong bagong upload na video. Maraming salamat. God bless sa ating lahat.